Welcome to Zamba! It's another great day to worship the Lord through dancing. Come on, join us live here at Jesus Comfy Cavitipe. Let's stay healthy and fit, body, soul, and spirit together with Sister Isabel Rusin. Yes, good afternoon, Slay Yahweh! Church. Ayan, I'm Sister Isabel. Ayan, shout out sa ating mga women's ministry, wow ministry, at sa mga itatagpan natin. Thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa na patuloy na ginagamit ng ating Panginoon. Nagiging part ng ating digital evangelism. Mga kapatid, Sister Lola, alam ko may gig ka ngayon, pero thank you, Lord, dahil lumahabol ka dito sa samba natin at maya-maya ingatan ka ng ating Panginoon sa iyong pupuntahan. Thank you, Lord! Ayan, ayun, sabi niyo yung word ni Lord sa mga awit, chapter 149, verse 6. Papuri sa ating Panginoon, ipahayag ng malakas. Hawak-hawak ang espadang dobling talim at matalas. Alam niyo kapatid, habang nagpupuri tayo sa ating Panginoon, ang good news nito, yung mga awitin natin, ito yung mga salita ng ating Panginoon. Kaya kung kakanta ka dyan sa bahay mo, lakasan mo yung pagganta mo kay Lord hanggang marinig ng kapitbahay nyo, ng mga kapamilya nyo, ng mga anak mo. Alam mo, maging ilaw ka dyan sa tahanan mo, mga kapatid. Magliwanag ka, magpuri ka kay Lord, diba? Ayan, sabi dito, ipahayag mo raw ng malakas. Alam mo, huwag mong pipigilan yung sarili mo na magpuri sa ating Panginoon. Dahil yung hawak-hawak natin, yung salita niya, dobling talim ang talas nito. Pero ang good news, hindi lang tayo masasaktan. Pagagalingin niya tayo sa kanyang mga salita. Kaya mga kapatid, samahan niyo ako, manalangin tayo, hindi natin ang presensya at gabay ng ating Panginoon. Yes, Lord, salamat Panginoon, makapangyarihan ka. Salamat sa salita mo, Panginoon. Ito'y nagbibigay sa amin ng lakas, nagbibigay sa amin ng pag-asa, Panginoon, kagalingan, Panginoon, nagmumula sa iyo. And Lord, right now, in the name of Jesus, tatawagin mo ang mga kapatid ko para sama-sama kami magpuri. Lord, ipapahayag namin ng malakas ang iyong mga salita, Lord, ang mga papuri namin, pasasalamat namin sa iyo, sama-sama kaming sasamba. Salamat sa presensya mo, Lord, nasa tahanan ng bawat isa, hindi man kami magkakasama, pero salamat sa Espiritu, Panginoon. Kami sasamba sa katotohanan at Espiritu na nasa amin, ang kapangyarihan mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Thank you, Lord. Shout out, Sister Celine Rovidia, Sister Novi. Ayan, thank you, Lord. Di ko napapatagalin. Dahil, alam nyo, ang daming sinabi, ang daming mga salita ng ating Panginoon na pwede nating panghawakan. And this month of March, month of enrichment, pasasaganahin niya tayo, pagyayamanin niya tayo. Kaya mga kapatid, dahil sinabi niya, siguradong matutupad. Kaya sayawin natin mga kapatid, sinabi mo, amen. Thank you Lord sa ating Panginoon na buhay. Salamat sa Diyos. Ayan. Woo! Ulit.
Natin yung ama ng ulan. Hello, Pastor John. Shout out sa iyo. Thank you, Lord, sa buhay mo. Thank you, Lord. Suot ko na ang full outfit. Thank you, Lord, Pastor John. Ito na yun. Salamat kay Lord. Ayan. Woo! Inom muna tayo, mga kapatid. Ama ng ulan. Tuloy-tuloy tayo, mga kapatid. Kantahan na natin si Lord. Ibubuhos na ang mga pagpapala. Siya ang ama ng ulan. Nakakalalas naman ng tagtoy at ngayon, kapatid. Humingi ka sa ama ng ulan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Woo! Huwag umasa sa iyong nakikita,
maging sa'yong nadarama. Sa pangako ng Diyos magtiwala at di ka mangangamba. Simulan mo na ang pag-awin, sumigaw ng papuri na awit sa langit. Hallelujah sa Diyos na buhay, masigana mo lang, siya ang nagbibigay. Pahirap ng puso kong inaasa para sa labihin ang kanyang biyaya. Diyos ang laman ng ulan. Thank you, Jesus! Ama ng ulan! Woo! Hallelujah! Mayot at maglana, ulan ay ibubuhos na. Ayan ang ulan, kapatid. Masigana siyang tumutala, awitan ng Diyos ng Himala. Sisilang mo na ang pag-alit, sigaw ng papuri na abot sa langit. Hallelujah sa Diyos na buhay, sa gana ko lang siya ang nagbibigay. Ulan, ulan, nagpapapala, ayaw yung puso kong umaasa na saluhin ang kanyang biyaya. Diyos ang pamadang ulan. Ulan, ulan, nagpapapala, ayaw yung Generous ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sabay-sabay tayo na mag-water break. At ito na ang ating Zamba Kuela. Thank you, Jesus. Salamat sa ating Panginoon. Woo! Sarap pagpawisan. Lalo na kung yung tulo ng pawis mo ay mayroong dahilan. Lalo na kung patungkol sa ating Panginoon. Kaya papuri sa Panginoon sa lahat ng sumabay sa ating sumayaw at umawit, kapatid. Nakikita ni Lord lahat ng mga ginagawa natin para sa kanyang kaharian. At lahat ng yan, hindi masasayang.
Kaya purihin ang ating Panginoon. Nadako na tayo sa ating sa Zamba Kuela. It's time for Zamba Kuela. Ayan, thank you Lord sa ating mga kapatid. Shout out, narito ngayon na tayo ngayon sa ating Zamba Kuela, mga kapatid. At syempre, for today, Zamba Kuela, meron tayong health benefits ng gulay na ito. Ayan, Sister C, wow, good afternoon, napakaganda. Thank you, Lord, glory to God, Sister C. Welcome sa ating Zamba. Ang ginagawa natin dito, alam niyo, nagpupuri tayo sa ating Panginoon. At part ng ating Zamba, meron tayong tinatawag ngayon na Zamba Kuela, kung saan meron tayong pampag-good vibes, di ba? Puro tawanan lang muna, okay? Thank you, Lord. Ito ang ating Zamba Kuela. Ano ang gulay na talaga naman, alam yung kumikinang sa kanyang kaputian. Ayan. Hello. Shout out. Ayan, mga kapatid natin. Anong gulay? Mami Beng, ayan. Anong gulay ang talaga namang kumikinang sa kanyang kaputian? Gulay ito. Ayan, Zamba Kuela. Ito yung disclaimer lamang. Pangkatuwaan lang, mga kapatid. Huwag niyo masyadong dip-dipin. Ayan. So, ayun ang ating Zamba Kuela, mga kapatid. Anong gulay ang talaga naman labanos according to Sister Lola? Ayan. Thank you, Lord, Sister Lola. Ayan, sino pa manguhula? Rose, manguhula ka ba? Anong gulay? Radish. Okay, radish. Alam ko na sambagita na natin yung radish at labanos. Ayan. So, anong gulay? Kaya, ang maputi. Okay. Pwede. Ayan. So, ang nanalo, wala palang panalo dito, mamaya sa ating use in a sentence. Ayan. So, ang ating gulay ngayon, mga kapatid, Zamba Kuela, na gulay na napakaputi, ay walang iba kundi ang potito. Ayan. Potito. Ayan. So, kung nasagot niya ang potito, ano mas maputi kesa sa potato? Ayan. May mas maputi dyan, mga kapatid. Palap emoji naman. Sister Mira, nasan ka na? Kailangan natin ng support. Mashed potato. Mas maputi kesa sa potato. Ang mashed potato. Ayan. Yan ang ating Zamba Kuela ngayon. At syempre, meron itong pinagmulan. Itong potato na ito. Potito. Okay. Sige, salamat po sa mga palap emoji. Ayan. Mashed potato. Okay. Mashed potato. So, alam niyo ba kung saan nagmula ito? Ito yung nagmula pa sa yung potato o patatas ay nagmula sa Pransya, okay? Sa France. Kaya naman, nung niluto ito, ang tawag dito ay French fries, okay? Ang patatas sa French ay French fries, okay mga kapatid? At alam niyo ba, yung nagluto ng French fries, kung anong tawag sa kanila? Ang tawag sa kanila ay potato chef. Potato chef. Alam ko mamaya nyo pa yung magigets, mga kapatid. Sige, mamaya na kayo mag-love emoji. No? Thank you, Lord. Ayan, sige, babalik na tayo sa ano. Totoo na, sa balita na. Seryoso na, mga kapatid. Okay? Sorry na. Okay, kung nakuha nyo yun, potato chef. Hindi mo na kinaya, Sister Novi. Sige, salamat sa mga love emoji. Salamat sa mga... sa mga nakaka-appreciate at napapasaya natin dito sa Zamba Kuela, okay? Yan ang ating sambalita ngayon, ang potato, okay? Ito, alam nyo ba, napakarami mahilig sa patatas sa atin dito. Siyempre, pag isinama lalo to sa adobo, sa nilaga, talaga naman. Yan, si Rose, napakahilig niya sa patatas. Napakarami naman kasing health benefits na makukuha dito sa patatas. Alam nyo, tumutulong ito. At nagpapalakas ng resistensya at dahil dito may taglay din itong vitamin C na kailangan ng ating katawan para mapanatiling malakas ang ating immune system at labanan ng iba't ibang uri ng sakit. Alam nyo, nagpapatibay din ito ng buto at napakayaman sa iron, phosphorus, calcium, magnesium at ilan sa mga mineral na nakakatulong upang mapanatiling malusog ang ating mga buto. Ayan.
Nakakatulong magre-retire ka na ba si Sinola? Nakakatulong para maging healthy ang ating mga puso. Mayaman din ang patatas sa fiber na nakakatulong upang mabawasan ang kolesterol sa ating katawan. Okay, saglit, ay ikakat ko lang yung ating ano ah, yung mga health benefits ng patatas. Nakakalimutan ko, congratulations sa mga nanalo sa ating sharer of the day. Okay, kaya patuloy natin i-share itong live video na to at atin sa mga pasing ano, use yung ating mga sambalita sa song or sing it. Ayan mga kapatid, ngayon naman this time pwede nyo rin kantahin. Ayan, maglagay lang kayo sa comment section kung ano, kung papaano nyo kakantahin yung potato or patatas. Syempre yung mga kilala naman naming kanta. Okay, ito po yung entry ko sa patatas or potato na kanta. Okay, ready na kayo? Si si Potato, Vic, and Joey. Sis Lola, sorry na, pa-entry lang ng mga entry ng mga kapatid yung mga kanta nyo sa ating potato or patatas. Ayan, meron kayong chance na manalo na 30 pesos load. Syempre, dahil maraming natutuwa dito sa Sambakuela natin, may nag-i-sponsor sa atin ng pa-Gcash worth 30 pesos sa Sambakuela. Ayan, thank you Lord sa buhay mga kapatid. Ayan, kaya mag-isip na kayo ng patatas or potato na kanta na kilala natin at i-comment niyo dyan. At kung sinong pinakamaraming likes, ayan siya ang mananalo ng 30 pesos load. At alam niyo ba, ito totoo na mga kapatid sa ating sambalita, yung patatas, naku, nakakatulong maging healthy yung puso natin, nababawasan yung pagkakaroon ng sakit sa puso. Kaya mga kapatid, i-add to cart niyo na pag namamalengke kayo itong patatas. Alam niyo, nakakatulong din sa para maging regular yung ating pagdumi. Ayan, dahil ito yung may fiber content. Ayan, mahalaga upang mailabas yung ating mga dumi sa katawan. Napakaganda rin, nagpapaganda rin ito ng kutis dahil mayaman ito sa vitamin C. Akalaan nyo may vitamin C talaga ang patatas. Hindi naman siya maasim, di ba? Napaka-amazing talaga ng ating Lord, di ba? Sa mga ginawa niya na mga pagkain, okay, mga gulay at prutas. At alam nyo, mahalaga din ito para mapanatili ang kalusugan ng ating mga balat dahil nagsisilbing antioxidant. And meron ditong vitamin C sa katawan, kakatulong para maiwasan ang iba't ibang damage na maaaring madulot sa ating mga balat. At meron din itong anti-inflammatory properties, mga kapatid, dahil ang patatas ay madaling ma-digest. Ayan, potato one. Mami Beng, gusto kayo. Mayaman sa vitamin C at B at sa potassium. At ito yung pagkain na maaaring magkapagpabas ng inflammation sa ating katawan. Wow, may pa-entry si Mami Beng, ha? Thank you, Lord. Ayan, alam nyo ba, merong nabanggit na salita or nagulay na patatas sa The Message Bible at ito'y matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Sabi dito, "These hard times are small potatoes compared to the coming good times, the lavish celebration prepared for us." Alam niyo ba, sabi, yung mga dinadanas lang natin dito ng mga kahirapan, eh, talaga parang maliliit lang na patatas. Diba? Kaya pag naghihirap ka ngayon, kung meron kang sakit na patatas lang yan kay Lord, di ba? Yung mga panandali ang kapaghihatian na dinaranas natin na ngayon, ito'y magbubunga naman ng kagalakan na walang hanggan at walang katulad. Amen? Thank you, Lord, mga kapatid. Yan ang ating sambalita. Hatid sa inyo ng Samba Time! Kaya mga kapatid, next week sa ating Sambakuela, ayan, pero hindi pa tayo tapos. Kakanta pa tayo kay Lord at mamaya makikilala natin si Sister Laila at paano ba tayo mabubuhay ngayon na sa mga huling araw na tayo. Ayan, malapit na ang end ng mundo pero meron tayong good news. Mamaya yan sa ating Sambarkada mga kapatid. Pero bago yan mga kapatid, samahan niyo muna ako. Natapusin natin itong takbuhin na sinimula ng ating Panginoon. Samahan niyo ako, Women's Ministry, sa mga paborito natin sayaw, Sister Mabel Soto, welcome to Zamba. Tapusin natin mga kapatid, yung sinimulang maganda ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Come on, church, sabayan niyo ako. Awitin natin. Sa ating takbuhin, pasani mabigat, ay dapat nang iwaksin. Talikuran na natin pagkakasalang umibigil sa atin. Makakamtan ko ang korona ng pagkatagumpay.
ngayon si Jesus ang siyang magbibigay. Sabay-sabay! Tatakbo, tatapusin na tapuhin ko. Ituto ang aking mata sa iyo, Panginoon. Maging tulad niya ang layunin ko sa mundo. Hindi siya sumuko, siya ay nagtiis para sa kaligtasan ko. Ooh, ooh, makakamtan ko ang korona ng pagtatagumpay. Jesus ang siyang magbibigay. Sabay-sabay! Tatakbo, tatapusin ang tapuhin ko. Ituto ang aking mata sa iyo, Panginoon. Kung tiyaga magpapatuloy hanggang dulo. Tatakbo, tatapusin ang tapuhin ko. Tatakbo, tatapusin ang tapuhin ko. Ituto ang aking mata sa iyo. Mata sa iyo, Panginoon. Kung tiyaga magpapatuloy hanggang dulo. Tatakbo, tatapusin ang takbuhin ko. Tatakbo, tatapusin ang takbuhin ko. Ituto ang aking mata sa iyo, Panginoon. Kung tiyaga magpapatuloy hanggang dulo. Tatakbo, tatapusin ang takbuhin ko. Tatakbo, nagsimula at si Lord din ang tutulong para matapos natin ang takbuhin. Amen! Thank you, Lord! Salamat sa ating Panginoon. Ayan, shout out sa ating mga kapatid! Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon sa buhay mo! Ayan, Sister C, Sister Mira, Mami Meg, shout out sa ating mga kapatid! Wow Ministry, Sister Celine, Rose, ayan, at sa mga kapatid namin na manonood pa na ating replay, mga kapatid, sa ating kapatid sa Greece, sa Chicago, sa Canada, na patuloy na nakikisama sa atin, sama-sama tayo magpuri, even online, mga kapatid, sumubay lang kayo, kung di tayo magka-oras, thank you Lord sa buhay nyo na sumasamba tayo sa ating Panginoon, at ngayong hapon na ito, mga kapatid, ayan, thank you Lord,
Dahil makikilala natin si Sister Layla. Ayan, si Sister Layla ngayon sa barkada natin. At alam niyo, may tatanong niya na... Ano ba dapat yung gawin natin? Ngayon na, ano yung dapat nating maging respond bilang mga Kristiyano na nakikita na natin, nararanasan na natin, di ba yung mga sinasabi sa Biblia, natutupad na tungkol dito sa mga huling araw at sa mga nangyayaring kaguluhan sa paligid, merong gera sa mga bansa, hindi pa tapos ang pandemya, may kahirapan, may sakit, may tagutom. At kahit nasabihin natin na hindi kasali yung ating bansa, di ba? Nararamdaman natin na naapektuhan pa rin tayo dahil ngayon ang taas na nung gas. Kahapon alam nyo nagpagas kami na po 71 pesos na per liter. At posible ha sa mga sasakyan dyan, this coming Tuesday, March 15, sabi sa balita, may posibilidad na tumaas pa raw ng 12 pesos and 80 centavos sa March 15. Kaya magpagas na tayo mga kapatid at... Yung diesel, 8 pesos ang itataas niya, 8 pesos and 30 centavos. At syempre sa lahat ng mga pangyayari na ito, di ba? Ano ba yung nagiging epekto nito? Sa mga naririnig nating balita, nakikita ng ating mga mata, ano bang nagiging epekto nito sa ating spiritual na buhay? Ngayon mga kapatid, i-check natin yung mga sarili natin. Ano ba yung nagiging epekto talaga nito sa akin? Ano ba yung pwede ko pang gawin, di ba? Ngayon na napatunayan ko na totoo ang lahat ng nababasa ko, sa Biblia, alam mo, mangyayari yung salita ng ating Panginoon. At alam ko na kapag walang Kristo sa puso, sa buhay nila, sigurado wala yung kaligtasan. Ngayon, naramdam na natin na tayo'y nasa mga huling araw na kapatid. Ikaw ba yung Kristiyano na nag-iintay na lang sa pagdating ni Lord? Anyway, ligtas na naman ako eh, di ba? Ikaw ba yung papetiks-petiks na Kristiyano na, alam mo yun, sa susunod na lang ako, matagal pa naman yan, dadating si Lord. Sa susunod na lang ako mag-i-invite, sa susunod ko na lang itatag yung mga mahal ko sa buhay, busy pa naman ako eh. Sa panonood ko, busy pa ako sa career ko, meron pa akong gustong marating, gusto ko pang yumaman, may mga negosyo pa akong inaaskaso, meron pa akong pamilya, di ba? O ikaw ba nung nararanasan mo, nakikita na ng mga mata mo, nabasa mo yung mga balita, ito pa yung naging dahilan na lalong nag-alab yung puso mo na magbahagi ng salita ng ating Panginoon, lalo na sa mga kapamilya mo, kamag-anak mo, sa kaibigan mo, na talagang nalalapit na yung wakas eh. Kaya Sister Layla, ayan, Sister Rowena, shout out, De La Serena, thank you Lord. Sa mga kapatid ko na nakikinig ng salita ng Diyos na ibinabahagi ko sa inyo ngayon, alam nyo, dalangin ko na makatulong sa ating lahat ito at magmulat sa mga mata natin. Ano ba yung dapat kong gawin? Ano ba yung magiging respond ko sa mga huling araw? Paano ba ako mamumuhay ngayong mga last days na, di ba? Meron akong tatlong W's na gustong i-share sa inyo. Pero basahin muna natin mga kapatid yung salita ng ating Panginoon sa 2 Peter Chapter 3, verse 10, sabi dito, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, ang kalimitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay dito ay mawawala. At sabi sa 11, at dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin yung maging maka-Diyos. Itong tatlong W's na to, base to dun sa mga nabasa natin kapatid dito sa 2 Peter. Kaya number one point, Sister Layla, ano ba yung mga dapat na maging respond natin? Paano ba tayo mabuhay ngayon nasa mga huling araw na tayo? Number one, watch out. Bantayan natin. Ano ba yung iwa-watch out natin? Bantayan natin unang-una yung sarili natin according to sa nabasa natin, di ba? Nabubuhay pa ba tayo ng may kabanalan? Diba? Namumuhay pa ba ako na maka-Diyos sa aking isipan, sa aking salita, sa aking mga ginagawa? Sabi din sa salita ng ating Panginoon sa Mark chapter 13 verse 33, watch out, stay alert, for you do not know when the appointed time is. Tignan natin mga kapatid, bantayan natin yung bawat area ng buhay natin. Alam mo yun, na naka-align pa ba na ito sa salita ng ating Panginoon? Huwag natin hayaan na may makitang butas
yung kaaway para makapasok siya. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, maging handa kayo at mapagbantay ang diablo, ang kaaway nyo ay parang liyong maatungal, aaligid-aligid at naghahanap ng masisila. Huwag natin kalimutan din mga kapatid, bukod sa sarili natin na binabantayan natin, na dapat laging naka-align sa salita ng ating Panginoon, na ating mga kilos, ang ating mga isip, ang ating mga gawa, ang ating mga sinasabi, huwag din natin kalimutan bantayan yung ibang tao, lalong-lalo na yung mga nakapaligid sa atin, yung mga in-appoint sa atin ni Lord, mga ipinagkatiwala sa ating tupa. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 2, alagaan ninyo ng maluwag sa loob ang mga pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. Ang mga kawan ay pinagkatiwala sa inyo, alagaan nito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lang. Iyan ang nais ng Diyos. Gampanan nyo ang tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto nyo makapaglingkod. Alam nyo, may mga pinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon, at ngayon na nasa mga huling araw na tayo at malapit na muling pagbabalik ni Lord, part natin na bantayan at alagaan, kamustahin yung mga tinatawag nating kawan to love natin. Kamustahin natin yung mga tupa na pinagkatiwala sa atin ni Lord. Kamusta ba yung kapatid mo? Kamusta ba yung nanay mo? Baka pagdating sa bahay, yun na lang yung oras mo, pero babad ka pa sa Facebook, babad ka pa sa social media, yung cellphone pa, naglalaro ka, di ba? Kamusta yung kaibigan mo? Kamusta yung mga katrabaho mo? Alam nyo, kung nasan man tayo ngayon, nilagay ka ni Lord dyan. Dahil meron kang mission. At lagi nating isipin na ibahagi natin sa kanila yung kabutihan, yung kaligtasan. Saan man tayo nilagay ni Lord? Sino man yung kausap natin? Again mga kapatid, watch out! Bantayan natin yung sarili natin. Bantayan din natin yung mga pinagkatiwala sa atin ni Lord na mga tupa. And pangalawang W mga kapatid, walk out! Walk out! Type mo dyan, walk out! At pag nakita na natin, na-examine na natin, ano bang area sa buhay ko, yung totally, hindi ko pa nasusuko kay Lord, ano pa ba yung kailangan kong talikuran? Ano pa ba yung kailangan kong alisin? Ano pa ba yung kailangan kong iwan? I believe kapatid, habang naririnig mo tong salita ng ating Panginoon, ang umusap sa iyong banal na espiritu, na ano ba yung kailangan i-walk out, mag-walk out ka na dyan sa kasalanan na yan. Sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 11, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na to, na talikuran ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong espiritu. Mga kapatid, again, talikuran na natin yung mga kasalanan. Ano bang kasalanan ang gusto ni Lord na mag-walk out ka na dyan? Maling relasyon ba? Maling gawa? Maling pag-iisip? Kapatid, mangungusap sa'yo ang banal na espiritu. Mag-walk out ka na dyan, mga kapatid. May pagkakataon pa, mga kapatid, na tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Itong mga huling araw, pagsisihan na natin, mga kapatid, na mamuhay na tayo ng may kabanalan at maka-Diyos. And pangatlo, mga kapatid, na W, Sister Layla, work out. Sabi mo dyan, work out. Ano ba yung kailangan nating i-work out, mga kapatid? Philippians chapter 2 verse 12, therefore, my dear brothers, you have always obeyed, not only in my presence, but much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Continue, kapatid. Ibig sabihin, ipagpatuloy natin yung mga bagay na nakakapagpalago sa ating espiritual na buhay. Yung spiritual muscle natin, i-work out natin kung paano yung isang manlalaro naghahanda sa paligsahan araw-araw. May training yan. Masustansya ang pagkain ng kinakain. Kailangan yung disiplina natin ganun din. Sa ating buhay espiritual, yung mga mananampalataya, hindi dapat tayo tutulog-tulog. Yung ating buhay espiritual, hindi lang matatapos sa OPM, ay naka-attend na ako, okay na ako ngayong araw na to. Yung buhay Kristiyano natin ang mahalaga, yung mga naririnig nating salita. Kailangan maisabuhay din natin yung lahat ng mga pinapakinggan, isinasagawa natin. Ipagpatuloy natin kapatid, magpatuloy tayo hanggang wakas. Hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At syempre, kapag nakapagpatuloy ka na, aba, huwag tayong maging makasarili. Ibahagi natin yung mga natututunan natin. Dito pumapasok, mga kapatid, yung ating Great Commission. Go and make disciple. Go and make disciple. Magturo din tayo ng mga tao na magpatuloy sa kanilang buhay espiritual at maibahagi din niya yung mabuting balita ng kaligtasan.
habang may tinatawag pang ngayon, mga kapatid. Habang nakakausap mo pa yung mga mahal mo sa buhay, habang alert level 1 pa, habang hindi na tayo lockdown. Sabi sa Ephesians chapter 5, verse 16, samantalahin nyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno na ng kasamaan ang daigdig ngayon. This March 27, mga kapatid, pag-invite tayo sa ating physical gathering, naniniwala ako na merong buhay na walang hanggan. Kaya kayong binigyan ng buhay na walang hanggan, kaya ka pinapalakas ni Lord ngayon, kaya ka nandyan sa lugar na yan, kaya kasama mo yung tao na yan, kapatid. Kaya may social media ngayon na pinapaghamit sa atin para magawa natin yung pinapagawa ni Lord. Itong mga huling araw, maging mapagbantay tayo, mga kapatid. Huwag lang tayong kampante, petiks-petiks sa ating buhay Kristiyano. Watch out sa ating sarili. Maging maka-Diyos. Magpakabanal tayo. Watch out din natin yung mga ibang tao, mga kapatid natin, mga mahal natin sa buhay. At syempre, mga kapatid, mag-walk out na tayo. Talikuran na natin yung mga kasalanan natin na humahad lang para magawa natin yung pinapagawa ni Lord. Na humahad lang para pagpalain niya pa tayo. And last, mga kapatid, work out natin. Huwag tayong huminto, huwag tayong tumigil. Huwag maging attendees lang. Gawin natin yung mission natin. Samantalahin natin yung pagkakataon na maibahagi si Kristo. Sabi dito, samantalahin ang bawat pagkakataon na makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno na ng kasamaan ang daigdig ngayon. Dalangin ko ang bawat isa sa pagharap niya sa ating Panginoon ay sasabihin ni Lord, well done, good and faithful servant. Thank you, Lord. Brother Ray, welcome sa ating Zamba. Yan ang salita ng ating Panginoon ngayon. Ano ba yung dapat nating gawin, mga kapatid ko? At syempre, merong mga kasamaan na nangyayari. Pero sabi dun sa salita, binasa natin kanina, di ba? Ito'y panandalian lang. Meron sa ating naghihintay na napakaganda. Merong selebrasyon na magaganap. Pero mga kapatid, habang iniintay natin yun, ito yung mga dapat nating gawin. Yung ating sarili, bantayan natin, ibang tao, work out natin yung salvation natin. Siyempre, mag-walk out na tayo dun sa mga kasalanan na humahad lang para magawa natin yung kalooban ni Lord. At marami sa atin na ginising, nabuksan ang mga mata ngayon dahil sa kanyang salita. Marami sa atin na natutulog, nagpapetik-petik sa buhay Kristiyano. Ito pala yung dapat kong maging goal, na dapat kong maging tungkulin. Na tayo ngayon nasa mga huling araw na humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. At siya lang yung makakapagbigay sa atin ng tulong, makakapagbigay sa atin ng kaligtasan. Kung ikaw kapatid, napadaan ka ngayon at hindi mo pa masyadong naintindihan, merong magandang balita na naghihintay sa atin. Kailangan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kailangan natin ang kaligtasan. Kaya kung ikaw yun, kapatid, samahan mo ko, ibukas mong bibig mo, kasabay ng pagbukas ng puso mo, humingi tayo ng kapatawaran at papasukin natin ang ating Panginoon sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Sige, sabihin natin, makapangyarihang Diyos, maraming salamat, Panginoon, dahil ngayon, oras na to, binibigyan mo pa ako ng pagkakataon upang ako'y magsisi sa lahat ng aking mga kasalanan, sa lahat ng aking mga pagkukulang. Panginoon, kailangan kita. Pinapapasok kita sa aking buhay bilang Panginoon ko, bilang tagapagligtas ko. Maraming salamat, Lord. Dahil binigyan mo pa ako ng pagkakataon na makasama ka sa buhay na walang hanggan sa langit. Salamat sa kapatawaran na ibinibigay mo sa akin ngayon, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na ako'y makapagsisi sa aking mga kasalanan. Salamat sa mga salita mo. Ito'y buhay, ito'y pag-asa sa akin, Panginoon. Na merong magandang naghihintay, merong buhay na walang hanggan, na ang mga paghihirap na nararanasan namin dito ay panandalian lamang, at merong naghihintay sa amin na buhay na walang hanggan sa langit kasama. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord, mga kapatid. Ayan, thank you, Lord. Yan ang mga pa-take out natin sa ating Panginoon at Sister Layla. Dalangin ko ng salita ng ating Panginoon. Ito'y magbibigay sa atin ng instruction kung ano yung mga
dapat nating gawin, kung paano ba tayo mamumuhay ngayong nasa mga huling araw na tayo. Ayan mga kapatid, salamat sa ating Panginoon. Thank you Lord sa buhay ng bawat isa. At syempre, meron tayong mga habang tinatag, habang sinishare mo tong live video na to, alam mo, nagiging bahagi ka, nagiging kamanggagawa ka sa gawain ng ating Panginoon. At lahat ng mga ginagawa natin sa kanyang kaharian, kapatid, hindi ito nasasayang sa ating Lord. Lahat yan ay nakalista. Nagawa ba natin yung ating mga yung mga pinapagawa sa atin ni Lord? Ayun, napakadali, bilis na lang ay nawagin, bye, isang click na lang ng pangalan, pwede mo nang mabahagi ang salita ni Lord, pwede mo nang mabahagi ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid ka, syempre meron pa prize ang ating Panginoon sa atin, sa lahat ng mga nag-share. Syempre meron tayong mga sharer of the day, and last week nga, congratulations sa mga nanalo na ibigay na natin ang kanilang mga prizes. And for this week, congratulations kung nanonood ka ngayon. Last week nanito ka, Sister Jesslyn. Ayan, shoutout Sister Marimel. Sister Jesslyn, ayan, ikaw ang nanalo ngayon. Congratulations, nanalo ka ng 50,000. 50,000 na lang. 50 pesos, low. Dadating tayo dyan sa 50,000. Ayan, woo! Thank you, Lord! At syempre, mga kapatid, sabay-sabay tayo sa mga umaasa, sa mga naghihintay, sa merong talagang, alam nyo, naniniwala na merong buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin, mga kapatid. Sabay-sabay tayo. Let's declare and believe. I am a child of the Most High God. I am blessed. I'm full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Power is in you, Messiah. And God bless everyone. Again, I'm Maria Isabel Recit, saying be healthy and fit, body, soul, and spirit. Beauty that is complete. Hello, shout out Sister Mabel Soto. Welcome to ating Zamba. Kita-kita tayo ulit next week sa ating Zamba, mga kapatid. At syempre, mamaya sa ating Women's and Wow Ministry. And this coming March 27, huwag na kayong magdalawang isip pa. Sumama na kayo, magpa-register na kayo, mag-invite na rin kayo ng mga kamag-anak, kapamilya nyo, marinig nila ang kaligtasan, ang walang balita ng buhay ng walang hanggan na binigay sa atin ating Panginoon. March 27, mga kapatid, salamat sa ating Panginoon. Bukas, sama tayo sa ating online Sunday service. Bye everyone, and I love you with the love of the Lord.